Hi mga community, welcome back to my channel. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Ayun nga, nauuso ngayon yung type 29 at 39 na milk tea. So, gagawa tayo nun. May costing din tayo sa dulo ng video. So, ang gagamitin nating powder, yung brand, it's yung Enjoy. Yung kanilang mango cheesecake, yan, hindi ko pa ito rin natitikman, pero nagawan ko na siya ng costing. So, gagawa tayo ng two size, yung 16 ounce at yung 22 ounce. Yung presyo niya is 29, saka yung 39. Yan, ayan yung mga bagong usong milti ngayon na sobrang patok. Yan, yan tayo, yan, isa dyan tayo sa bumaba yung sales natin dahil sa tag 29 at 39 na milti. So, kailangan natin sumaray sa kanila. So, yung costing, mamaya ko na siya ipapakita para matapos nyo itong video. So, ang gagawin natin yung 16 ounces. So, yung shaker, isa na lang gagamitin ko. Dalawang scoop ng non-dairy creamer. Any brand po ng non-dairy creamer po ah. Yan. Enjoy, baka naman. Pagalawin mo yung mga baso, Enjoy. Lahat amoy mangga na. Amoy cheesecake. So, dalong scoop din natin. Yung 2 scoop ng powder, it's 15 grams yun? It's 15 grams per scoop. Yung non-dairy creamer, it's 10 grams per scoop. Bakit, tatanungin nyo bakit mas mataas yung powder sa creamer? Mas magaan yung powder ng creamer kaysa sa powder ng flavor powder. Then, lalagyan natin siya ng fructose. Nakaliwanag ko ba yung ano, yung tama? 20 ml na fructose. Ulitin ko nga. Yung creamer natin, it's 10 grams per scoop. Yung powder flavor natin, it's 15 grams per scoop. Bakit, tatanungin, bakit pareho lang naman 1 scoop, pero bakit? Yung non-dairy creamer, madaan yung powder niya kesa sa powder flavor niya, mabigat. So, ang next natin, it's yung black tea. Using Assam black tea, 150 ml. Meron akong alam na hindi yung ibang tag 29-39, wala silang ng dairy creamer at yung water-based sila. Parang hindi na masarap pag yata pag gano'n, no? So, kahit 29 pesos din yung order, lagyan natin ng dairy creamer para mas creamy. Tapos yung huwag tayo mag-water base, mag-tibis tayo para maglasang tea. Sabi nga, kapag enjoy water base nga, pero depende naman yan sa owner ng milk tea kung anong prepare nilang gawin. For me, ito yung gusto kong gawin. May creamer at may black tea. So, yung costing talaga yung aabangan natin dito kung kinikita ba talaga yung 29-39. So, i-shake na natin. Ano to? How to make milk tea na tag 29, may costing at may review din. Re-reviewin natin yung lasa nito dahil first time ko nga itong titikman. There you have it. Meron na tayo 16 ounce na mango cheesecake. Additional tayo ng ice.
a little bit. So, ang next natin, yung 22 oz ng Enjoy at Mango Cheesecake na tagto 39. So, tatlong scoop ng non-dairy creamer. Then, tatlong scoop din ni Enjoy Mango Cheesecake. Then 200 ml na black tea hindi sa labas. And yung ating inis nga natin sa labas. Tapos 30 ml na fructose. There you have it, Marina Tain, tag the 39 ng milk tea using Enjoy Mango Cheesecake. So, ang ating hinihintay yung tikiman time. Babalik kami. Sana balikan tayo. Ayun na yung ating hinihintay, yung ating tikiman time. Titikman na natin yung ating ginawang milk tea, yung Mango Cheesecake ni Enjoy. So, yung costing, abangan nyo, ito na, sasabihin na natin. Pero, tikman natin. Of course, lasang mingo. Pero yung cheesecake kasi, di ba, medyo maalat-alat. Ang perfect niya. Parang alam yung shape na may keso. Ganun yung lasa niya. Ang sarap. Nandun pa rin yung tea kasi dinagyan nga natin ng tea, di ba? Sarap pala siya, no? Sakto lang yung tamis. Sakto lang yung namagyayin nating tea. Dahil nung naging creamy, dahil nilagyan natin ng non-dairy creamer, let's go na sa costing. Sa costing muna tayo, ha. Dito sa 16 oz, ang ginamit natin is 2 scoop ng non-dairy creamer. Ang per scoop niya ay it's 150 pesos. Piso and 50 cents. So, ang 2 scoop, it's 3 pesos. Doon naman tayo sa powder. 1.75 per scoop. So, dalawang scoop. So, 3.50 ang scoop niya. So, sa baso natin, it's 1.70. Yung per natin is 3 pesos. Yung fructose, 1 pesos. Yung straw ice and others is 2 pesos. Ang naging capital natin, it's 14 pesos and 20 cents dito. At ibibenta natin siya ng 29 pesos. Ang magiging tubo natin, it's kalahate. 14.80 ang tubo natin dito. So, kalahate. Dito naman tayo sa 22 oz. 3 scoop,
di ba, it's 150 per scoop. So, tatlong scoop, it's 4 pesos and 50 cents. Tapos yung powder niya, it's 1 scoop, it's 1.75. O, tatlo yun. So, 5.25. Yung baso, it's 2.20. Yung per 4, Fructosid Slows, Straw Ice and Others, it's 3 pesos. Ang naging total of cost natin dito, it's 20 pesos and 95 cents. Kung ibibenta natin siya ng 39, may tubo tayo ng 18 pesos and 5 cents. So, palagay na natin at una niya is 21. Tapos, ang tubo niya is 18 pesos. Dito, kalahate, 14.80. Ayun. I hope natulungan ko kayo sa paggawa ng 29.39 sa costing. Then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. And, click the bell button para notified ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching. God bless. Love ya. See you next vlog. Bye-bye. Enjoy. Ano na? Paramdam na. Pero sa masarap siya.